Sir Pichola Yonji, Sir Bihadis, Voice Pastor of the Philippines. I interviewed that sir about success. Lunch break. Max po. Max says kuya. Max. Apo. Kasi mag-park, kaya nagka-tricycle lang tayo. Congrats sa vlog nyo! Maglalance talaga lang tayo dito sa Maxes, pero nakita natin walang iba kundi the voice master of the Philippines, Sir Pichola. Ayan. Hello, hello, Nat. Ayan. Hi, Ma'am Gigi. Magandang babae ka pala sa personal. Actually, napapanood ko lang at nakikita ko sa Facebook. Ayan, pati po ang ating camera nalilito na mawala sa sarili kasi nakita nila ako ng live. Sa wakas. Actually, voice master dito sa bataan. Natentense ako. Alam mo yung mga delivers. Isa kasi siya sa... Meron akong listahan na gustong interview talaga na naging matagumpay from bataan. So hindi ko na alam paano ko siya matatagpuan. Ay, ito siya sa TV. And itong latest, nasa Philippine Star sa sayo, diba? Nasa Sunday Times. Sunday Times, sorry. Yung Sunday mismo. Oo, yun. Last Sunday lang. Sobrang sikat ni Lizer. So hindi ko alam kung paano niya ako magiging appointment. At kaya nakita ko siya face-to-face. Actually, hindi tayo face-to-face, back-to-back tayo lang magkatalik. Side-by-side kami ni... Pagtingin niya, ay, back-to-back, hindi face-to-face, Sarah. Oo, nagulat ako kanina. Anyway, so sir, dahil sa dami ng success mo. Si sir ay, voice master of the Philippines. So marami ka na, sir, di ba, na-train sa voice master? 80% ng dubber, voice talents, at mga DJs, ilang mga reporter ay naging train, nag-train sa akin. Even mga artista. And even mga, I think si Vice President before. Oo naman, si BB Binay ako. Nag-train dyan. Voice and speech coach ako. Tsaka sila Ding Dong, parang kumpare mo ka. Ding Dong, sila... Kumpare mo ka. Sila Daniel Matsunaga. Marami pang ibang mga artista. Kaya si sir, artista ay, kala ko kanina artista kayo, sir. Nung araw, nung wala, may buhok pa ako. Sino nga ba yung kamukha ni sir, si Avenino, si... Paolo? Mas guwapo ka. Hindi, mas... Mas ano yan, mas matanda ako doon kaya kampanya ako. Oo. Sino tayo mga nakula? Siya yung original. At si sir, founder din ng JCI. JCI Bataan. Bataan. Ako nagawa din. Pero ako presidente ng JCI Makati. Sino ba ang member sa JCI Bataan? Ma'am, yes, of course. Kasi actually, it's 18 to 40 for regular. Yung mga associate is 40 up. Hindi, associates ako, okay. Ibig sabihin, mga member supporter na yun. Ah, okay. Kasi mayayaman na yung 40 up. So kayo magbibigay ng pera sa JCI. Sa mga bata, okay. So, kasi mahiya naman kayo, 40 ka na, wala ka pang pera. Gusto ko yan. Sir, alam mo sir, ayan yung isa sa... Maraming pag-usapan sa'yo, sobrang excited ko talaga. Ay, isa sa mga topics ko. Sabi ko, nakakaya naman, pag 40 ka, wala kang pera, di ba? Wala pa napapatunayan sa buhay mo. Oh, yan. And a lot of people, sabi na, life starts at 40, meaning you still have time to, kumbaga, to redeem yourself. Oh. Kasi, kung wala ka pang achievement by 40, thank you. Hindi ibig sabihin wala ka pang pag-asa. Ngayon, balikan mo yung mga nakaraan, bakit di ka nag-improve, di ka nagpa-progress? Kasi mali ang ginagawa mo. Okay, Sabihin, hindi yun talaga ang yung dapat mong ginagawa at dapat nagawa. So you have to, kumbaga, you have to revisit yung mga bagay na nagawa mo. Yung pinaka-importante. Kasi sinabi mo, to redeem yourself at 40, bumangon ka, bumawi ka, no? Ibig sabihin kasi yung redeem, nagkamali ka na eh. But there's you na you have to take it back, yung tunay na ikaw. Kasi, katotoo lang,
hindi naman pagiging mayaman o pagiging sikat yung success eh. Yung pagiging ikaw. Okay. Yung ano ba yung build na ikaw na dapat. Kumbaga ano yung dapat maging ikaw. Kumbaga sa buto, mangga ka eh. Munggo, ang ano ka, buto ng mangga, huwag kang magpakasantol. Okay. Huwag kang magpakadurian. Oo, tama, tama. Diba? Huwag kang magpakasoy o ano mang puno ang... Ikaw ay isang mangga. Okay. So you are built to become... Mangga. A mangga tree. Oh, okay. Kasi alam dapat, alam mo yung sarili mo, kung ano ka. Kasi a lot of people fail because they don't know what kind of seed they are. So yung una mo, ito, total ano naman tayo, yung channel ko naman sir, ganyan eh, pang ready man sarili. So paano maging successful, paano magkaroon ng investment and business. So doon sa mga, madami mong mga accomplishment kayo sir. And meron kang, ano no, bagong business yun yung... Yes ma'am. Thank you po. Yung mango. Bayad si ma'am. Yung mango. Ano ba yung... Over mango. Over mango, andito yeah. Kami ngayon actually para mag-training sa mga gustong magnegosyo, mga nagninegosyo. Kasama ko dito yung aming founder na si Joey Garcia, Titan Joey Garcia. Siya lang naman po ang nagpalaki sa restaurant na tinatawag na Rai Rai Ken. Okay, okay. Apan napapanood ko kayo, like yung may seminar sa SMX, po. Diba? Medyo, Titans, medyo diba? Sikat kami ngayon. Oo nga eh. Kasi pinasikat ko sila eh. Hindi, actually, dahil masarap po ang aming produkto at magagaling ang mga nasa likod ng Titans Business. Open siya for franchise. Yes, ma'am. Okay. So, sa lahat ng mga taga-Bataan, okay. Ha, kung gusto nyo, ROI, 2 months lang, abay, mag-over mango na kayo. Endorser namin yung produkto mismo. Okay. Diba? The product itself will change. Yes. Kailangan pa ba ng endorser para bilhin yung produkto? Kasi kaya nga namamahal pa yung... Hindi saka namamahal pa yung product sa endorser. Ay, times 10 po ang kanilang ano. Yung TF kasi no, di ba? So, binabawi sa... Kami, napakamura ng aming franchise fee compared sa kanila. 2 million, 3 million. Pwede ba malaman sa'yo kung magkano sa amin, 500,000 lang. At kaya yung bawiin sa loob ng 2 hanggang 5 buwan. Okay. Pag dalawa, dapat nasa maraming malaki kang mall. Eh, okay. Kundi na tao sa Bataan eh. So, kaya ng 5 months? Oh, sa Manila, 2 months. Oh, dito, 5 months siguro. Oh, okay. Right. Ang pangalan niya, Over Mango. Ulitin ko, Over Mango. Over sa sarap, over to the max. Meron na kayo sa Makati, di ba? We have 50 branches. Oh, ma'am, DJ, imagine mo ah. Kakalistan mo lang. Oh, December lang. Kasi hindi namin kailangan ng artista. Kailangan lang namin yung produkto. Dahil ganito mga sikreto, pag may franchise expo kami, titikman ng, kumari ikaw magpa-franchise, willing ka na. Noon na, titikman mo, ay, magka sikat nga, sabi, pero magkano? 2 to 3 million. Ay, mahal. Tigman mo yung produkto, ay, hindi masarap. Oh, ngayon, nung nakita kami, magkano yan? 500,000. O tapos, pagkatikim ng pagbuhay, mas masarap kayo dun sa nauna. Oh, okay, ganun ang mga comment. Oh, okay. Ayoko na banggitin kung sino sila, pero... over mango lang, tanda nyo, over mango. Over sa sarap, over sa mura, tsaka yeah. Over sa bilis ang ROI. Yes, yung kasi yung, sir, nagko-coach din kasi ako ng mga small business. May mga yeah. Small businesses din ako, kaya maliit. Ay, magtayo tayo dito ma'am na ano, ng youth entrep program. Yung tinatanong nila sa akin lagi, yung ROI, kailan yung balik. So, eto, mabilis. Okay, ganito lang naman kasimple yan eh. Yung ROI na yan, secondary dapat yan. Ang question lagi, hindi yung ano magandang business, kundi ano bang problema ang isosolve ko? Exactly, diba? Ano ba yung nakikita mo? Kasi every problem is an opportunity yes, to create Jack a business. Jack Ma, diba? Sabi ni Jack Ma lang. So, yun nga kasi minsan pagkakamali nila sa'yo. Depende siya kung ano yung gusto nila. Ano? So, it depends kung ano yung yeah, actually, community. Tama naman, pero dapat, both. Ano yung interest mo, ano yung giftedness mo, na pwede mong isolve dun sa community. Pero kung negosyante ka, di lahat negosyo yun. Pero kung ikaw naman ay isang advocate, pwede isolve mo yung problem at gawin mong using negosyo your... yung pagsisolve. Using skills, talents, knowledge, and network, and influence. Diba? Ang negosyo naman, hindi ibig sabihin produkto lang yan eh. Sir, doon sa mga ano, kasi limited na lang time natin eh. Unang-una gusto kong itanong eh. Yung checkered mo talaga, significant. Yan po, isa lang po talaga ang damit ko buong buhay ko. Baba ko ng, grabe. Favorite ko. Actually, ano yan, mga... Kasi pag nakikita ko 100 po yung checkered. Pag nakita ko, ay si Sir yun. Ang tawag dyan, branding. Oh, yan, sinasabi natin. Kaya sabi,
alam mo yung nangyayari niya pag may nakita na ka-checker, parang kang si Pochono. Oh, di ba? Yung sabihin na nakukumpara sa'yo. Branding. Branding kasi it's important sa business. Especially sa as identity. As important as sales. Like ako, from voiceover to business, ngayon ang advocacy ko talaga is to, number one, help people to identify themselves, focus ka sa recognizing yung giftedness mo, skills and talents. Kasi doon ka lang magiging masaya. Alam niyo maraming yumaman pero hindi maging masaya. Kasi babalikan mo yung plan A mo eh. And a lot of people just focus on the money. And if you have the money, so ano nang, ano mo, ano nang mangyayari sa buhay mo? Kaya iba, alam mo yun, parang wala. They are empty. Ang sikreto dyan, you have to understand that the world, there's a lot of problems that the world needs solutions. For example, that's the reason why we created JCI Bataan, para ma-solve yung problema ng maraming mga kabataan at ng mga tao na, kasi ang goal namin sa JCI is, ang vision namin is to be the leading global network of young active citizens. Ang aming mission is to provide development opportunities that empower young people to create positive change. So, pag wala ka kasing advocacy, may business ka na, maganda yung buhay mo, kilala ka, pero what makes you different from other businessmen is what you do right after your work or yung beyond yung comfort zone mo. Ang daming tao nangangailangan ng tulong, bakit hindi niya tulungan? Yun napakasimpleng, ay, isisihin mo yung problema sa gobyerno. Oh, eh, nagagalit tayo sa mga nanalo. Eh, kaya mo naman palang isolve yung problema na yan. Eh, ikaw ang may problema. Oh. If you're not part of the solution, then you are part of the problem. Oh, dalawa lang yung equation eh. Diba? Just left and right, yes or no. Oh. Diba? Up and down. Ang fidel, stagnant yan. Ibig sabihin, wala kang pupuntahan. Oh. Wala ka dapat doon. Oo, oh, at saka walang tinatawag na neutral. Sa buhay ba, pwedeng diretso ka lang? Hindi mapapangga. Ang sasakyan ba, pag naka-neutral, a-under ka? Hindi. Neutral ka lang. Sa ano na lang, doon sa mga gusto mag-start ng small business lang. Kasi marami tayong mga kababayan. Tsaka yung mga nanonood sa YouTube ko dyan, mga small, medium, so, mga tips lang. Yeah. It's good to be small and medium enterprise, but you have to think big, no? Okay. Huwag mong isipin na, ano, na maliit ka lang. Kasi yung problema eh, masyado kang ma-humble effect to the point na nagiging timid ka. Okay, okay lang yung, kasi di ba, wala namang sinabi, ay second lang ako, ay hindi ako ganun magaling. Pag sinabi mong may business ka, magaling ako sa ako, pinakamagaling dito. Ngayon, pag may kalaban ka, siya mas magaling. Para sa kanya, siya mas magaling. Pero para sa'yo, ito ang pinakamagaling. So mag-compete na lang para kayo. Parang you're just positioning yourself. Oh, may commercial ba na, I am the number two, oh, di ba? Laging number one. Meron bang, I am the least best, I am the better one, no? It's always the best. So ano yung best mo, galing mo, talino mo, gift mo, na pwede mong i-provide sa tao? For example, ako, kaya kong literal ha, pagalingin ang isang tao. Wala, napakamahiyain mo. Kaya mo. Ay, gagawin kitang walang hiya. Kasi sa totoo lang, sabi ko, wala ka nang pera, wala ka pang kakilala. Eh, wala ka pang, mahiyain ka pa, eh, wala kang lakas na loob. So sabi ko, bigyan mo naman ng yapang yung sarili mo. Kasi sarili mo na yun eh. Kung hindi mo kaya ipagyabang sarili mo, walang taong kaya magpagyabang. Huwag kang maging humble kung hindi, wala ka namang pwedeng ipagmalaki. Ang mga nagiging humble, yung nasa taas ngayon, kung mababa ka, iangat mo sarili mo. Kasi kung nasa baba ka, aapahan ka ng mga tao, tinuro sa atin maging humble. Oo, tama yun. Hindi naman masama. Ang masama, wala kang nga may pagmamalaki, humble ka pa. Di ba parang, how can you be humble if you don't have to? Itaas mo yung sarili mo. Kasi at the end of the day, yung pagtingin mo ang magpapaangat sa'yo. You become what you believe you are. At the end of the day, you become what you focus. At di ba? At hindi lang tayo bumabata, lahat tayo tumatanda. Ngayon, questionin mo ang sarili mo. What you become in the next 10 years? Do something today that your future self will thank you for. Or else, the question is the person you want to be doing the things you're about to do? And at the end of the day, if you regret being you, then you're gonna hate your past self. Kasi you had that opportunity, hindi mo ginawa. So sino may kasalanan?
Hindi ikaw. Sayang naman yung buhay mo, mamamatay ka rin eh. Oh, so hindi mo rin alam kung kailan ka mamamatay. Ngayon kung mamamatay ka rin, wala kang dapat ikatakot dahil ang kamatayan ang pinakasiguradong bagay na mangyayari sa buhay mo. Yes. Bakit ka mamamatay? Ano ko ba ako takot kang mamatay? Una-unahan lang po sa mundo mga kapatid. Ngayon, ano yung iiwan mo sa mundong to, yun ang mas mahalaga. Yung positive impact na nakikita mo sa ibang tao. Mayabangan man sila, mainis sa'yo, problema na nila yun. Ang mahalaga sa sarili mo, at mabuting tao ka. At wala kang inaabangan at sinisiraan. Yun ang mahalaga. Okay? So, maniwala ka sa sarili mo, doon magsisimulang maniwala ang tao. Thank you very much. Sir, ayan, malinaw na malinaw, mga Kilibers, ha? Nakalibri na kayo ng seminar. Yan lahat na yan, dinidiscuss sa seminar. Kasi sir, naging speaker namin to, sir. Lahat ng college namin, senior high school, sa Bigaman, na naging speaker namin sa Asia Pacific Council. Talaga? Anong feedback nila? Okay, sir. And maganda. Sino daw pinakamagaling na naging speaker? Ikaw daw pinakagwapo na naging speaker. Gwapo lang? Pinakamagaling at pinakagwapo. Yan. Kala, nagpula na yung mga estudyante namin. Akala nila, artista yung aming... Hindi, mahal ko po kayo mga taga-Bataan. Dahil taga-Mariveres, Bataan ako dito. Ako lumaki. Nag-aral ako ng college sa UP Diliman. Doon na rin ako ano. Pero binabalik-balikan ko yung bayan natin. Kasi sa totoo lang, napakaraming magaling sa Bataan. Bigyan lang natin sila ng pagkakataon. So yung mga ibang nagdadamot, may ending din kayo. So, huwag kayong maging madamot. Mas madaling magbigay kaysa magdamot. Kasi sir, natutuwa ko. Imagine, bumalik pa siya dito sa Bataan. Para i-organize yung JCI. Yung JCI, Junior Chamber International. Yes. May nakausap ako sa member. Laking tulong daw. Laking tulong ng organization. Uy, sa lahat. Ito ma'am, ma'am Gigi. Gusto ko lang invite lahat ng mga young entrepreneur age 18 to 40 and 40 up and associate member to join JCI because we will, you know, this is the only place that you can create your aspiration, your desperation, and your frustration. Pati frustration. Kasi di ba may mga frustration tayo sa buhay. Walang taong tumuturo sa atin, naniniwala, JCI lang yun kasi this is a group of young active citizens na magtutulong-tulong para solve yung problema ang nakikita mo. So, huwag kang puro reklamo. Itong JCI ay tutulong sa inyo. Pero sumali ka. You have to join JCI sa pamumuno ni President Ferry Alonto. Makikita niyo siya dyan sa City Hall ng Balaka. And also the Vice President, EVP, BJ Panson, the future president of JCI. Siya ang JCI Bataan 2020 president ng JCI Bataan. BJ Panson. So, sa lahat ng mga interesado, Facebook lang, JCI Bataan. Yung picture, i-message nyo lang sila. Okay, yeah. And kami, we are the best and the biggest young active citizen group and association in the world. Imagine in the world, lahat po ng bansa meron kaming membership. Wow. So imagine ninyo, on the spot, magiging international member. Okay, thank you, sir. So, join JCI Bataan. JCI. And sa mga ulitin natin, lahat ang gusto mag-franchise ng Over Mango. Right? Yes, Over Mango. And soon, Mr. Baba and Inaros. And we have so many projects. And Wishy Pachoy, Rai Rai Ken. Dito na kami sa Bataan. At saka, magtulong-tulong tayo to create, Ma'am Gigi, no? With your permission. Voice of the Youth Bataan. Yes. Buhay po yan. Saka, yung young a Youth Entrepreneurship Academy. Ayan, mga kakaroon tayo ng Youth Entrep Program with DTI, local government, schools, and syempre with your help, Ma'am Gigi. I will come back para matulungan ko kayo, empower ko kayo, and we create positive change and we help the country. Forget politics. Hindi ko makakatulong ang sino mang politiko sa inyo. Kasi amin, ikaw lang ang makakatulong sa buhay mo. Dahil walang politiko magpapakain sa'yo ng araw-araw. Tandaan mo yan, kapatid. Yes, yun. Okay. Very well said. Thank you, sir. Si sir, yung FB page niya, follow niyo siya. Google niyo lang po, Pucholo Gonzalez. Makikita niyo yung lahat. Okay. PucholoGonzalez.com. Alright, so thank you very much, Genievers. Enjoy the rest of the day. And let's go. Okay.